Welcome guys sa Kabayan Trading Channel. Subscribe tayo ngayon. Sa kabakaw sa channel, click mo yung subscribe, hit mo yung bell para ma-notify kapag nag-provide mo ng content or learning material, stock review, o kung ano pa man. Pag may time, pinipilit natin mag-create ng content regarding stock review since para makabigay ng idea sa mga kapwa natin traders. Okay, so just keep in mind lang guys, this is not an investment advice. Huwag kayong bumili or magbenta, mag-hold. Sa kahit anong madi-discuss dito na issues or na stock issue. Okay, ano lang to, personal preference based on the thought process of kabayan trading. Okay, so start tayo, PCI. Okay, so bago tayo mag-start, quick ano lang, quick plug lang. Bali, nagpo-provide mo ng stock signals. Okay, this is stock picks, PHES global yon. So, may position trade, may short-term trade. Kung yung mag-join, nasa description yung mga link. Okay, click nyo lang yung link doon sa ano kay KTC Stock Topics. And we also provide stock signal for Forex and crypto. So yung Forex medyo bago lang, yung crypto is katagal na rin. Bali, nagpo-provide kami doon ng trade signals, intraday, day trading. Pwede na scalp 10 trade signals per day. Okay, pero maabot yun minsan ng 20. Okay, depends on the volatility of the market, syempre. So two ways to join. Pwede kayo mag-trade using BITYARD, which yung gagamit ko as margin trading. Or pwede kayo mag-subscribe sa amin on low monthly fee. So, start tayo ng PCI. Okay, so ito yung recently na, ano na namin, sige balik natin. At yung recently na diniscuss ko, nareview ko. Bali, tinignan ko ito yung golden cross, ito yung opportunity na tinitingnan ko dito. Okay? So, pero since sa golden cross yan, hindi naman ibig sabihin, no, tutuloy-tuloy ng amount yan. Okay? Like what the index did here. Umangat siya, bumaba, umakat ulit, bumaba. So, ang gusto natin makita is yung evident na nagbabounce ba siya sa ano, sa 50 EMA. Okay, so 15,200, napaka-basic yung golden cross trading strategy. Meron din ako dito niya sa channel na to. Check nila sa trading setup. Okay? So, ang nintay ko rito, since nagkakaroon naman ng strength, and maganda naman yung volume, 6.5 turnover value, 228, wala pang 10% yung mga nagbibenta. Okay, so good pa rin yan para sa akin. Yung mga ano na yung mga take profit lang yan ng mga foreigns. Pero mapansin nyo, maganda yung volume niya, maganda yung candle niya. Bullish talaga. Then syempre, tinit na ko nga dito is yung pag-angat, yung magandang trajectory ng team para matrail yung price. Okay, para yung price niya, kung aangat dire-diretso yung price niya, potentially aangat din. So, syempre, ang ititest niya naman is yung 7,000 mark. So, tingnan natin kung kaya niya ito. Pero looking at this volume and the price movement, tingin ko naman, ayun yung ano niya talaga, ayun yung inaano niya. Yung tinatarget niya. Okay? So, that's for PHES. So, start tayo sa mga major movers. So, syempre, unang-una yung MONDE. So, ayan. Grabe yung MONDE. Hindi. So, nagkaroon ako ng play dito. Ito yata yung time na nag-review. Around June 23. So, kung nakapanood kayo, din nakaposition kayo, then congrats. Personally, nag-personal disclosure din ako dito na binili ko to, pati si Converge. So, sa KTC, sa Kabayan Trading Group namin sa PCI. Ayan. Sabi sa kanila, holding ako ng Converge, Chen, SCC. Okay, so ito yung basically na ano ko na watchlist ko, yung iba dyan hawak ko din. So ayan, congrats sa mga nakapasok MONDE. So ano bang pinipig nito ngayon? So para sa akin, baka mag-test ito ng 50. Okay, 50% ng high volatile candle. Pero kung fundamentals ang titignan ako, para sa akin na ito personal preference. Needless to say, I look at MONDE sa URC. Okay? Siya yung parte ng URC. Kasi, ganoon din siya halos yung market leadership. Then, magandahan dito meron siyang global expansion. Well, nung sa URC, nag-boom sila dahil sa C2. So, nagka-problema naman yung recent. Okay, so, pero ito naman, ito yung core naman, yung pinaka-main driver niya. Tsaka main, reason ba't siya nagkaroon ng IPO yung pagdating sa mga sa mga vegan. Okay, so para siyang beyond meat, sa trade ng mga global, so para siyang beyond meat.
So ito, ang tinitrig na ko dito yung 50% niya itong area na to, which is 23.236. Pero kung mag-heavy dip talaga yan, kung mag-heavy bounce siya, syempre ito nitrig na ko na, na support area, 0.382. Okay, ayun yung sa fib. Syempre pwede tumingin ako ng bounce, which is yun nga, tinignan ko to recentless parabolic move na kasi yung dire-diretso. Tapos ito, nag-bounce siya dito. Bali, nung time na to, nung time na yan, dito siya nagkaroon ng retracement sa area na to. Tingnan natin. Ayan, 0.232. So, since malakas din yung, hindi siya, penny stock, nagkaroon siya ng bounce sa 236. So, hopefully, baka ganoon din yung gawin niyan dito. 236. Pero, gain pa naman tayo dyan. Okay, hindi pa nag-out ng position. Kahit konting position dito kay Monde. So, holding pa rin. So, again, ang treatment ako dito is yung itong area na to. Ito. Okay, pag hindi yan nag-hold, dito ko siya titingnan. Okay, kung gagawa niya yung play yan, ito kasi more on momentum type. Kung hindi naman siya talaga yung solid na momentum, pero more on momentum type. Kasi nga, pa ako siya dire-diretso, given na, ang ganda kasi ng tempo nito eh, para sa akin, nasa recovery phase yung market. So, ayun yung tinitingnan ko na advantage niya. 14.89 cut, then pinaka-tipin mo rito kahit ito na rin. Diba? So, ito mo 1% lang naman. 5%. So, yung ganyan, kung maganda yung volume na ilalagay mo, lucrative, pero syempre kung medyo maliit lang, then, hindi siya ganun kalaki, pero at least, kung gusto mo talaga makita yung setup mo, or kung gusto mo i-check itong re-review natin, pwede ka maglagay, pwede ka mag-allocate ng konting stocks, o konting volume. Okay? So, yun kay Monde, ACEN. Ito sa ACEN, nagbenta ako rito ng position, ng some of my position, kanina. Nung market open. Actually, inilagay ko na yon nung pa lang sa off hours nung ito nilagay. So, ba't ko ba nilagay ito sa off hours? So, kasi ang tinitingnan ko dito is yung pag-hold niya sana itong level na to. Okay? Yan yung level na yan. Then, ang gusto ko agad matest is ito. Itong area na ito. Gusto ko agad matest to ng magtuloy-tuloy. Kaso nagkaroon agad ng sell-off. Okay, nagkaroon ng bentahan. Siyempre, yung ganitong moves kasi talaga, prone talaga sa bentahan to. Kasi kung yung titan nung unang maigi, okay, mula rito, dire-diretso na yung pag-angat niya. So, kailan mag-PTA yung may itaisan na yung masyado yan. Pero, gagamit ko kasi yan for extra confirmation. So, yan, 23% mula nung May 20. Let's say, sabihin na natin nung June siya bumili. Yung siya na-start ko yung muli. So, 18% with heavy volume, okay na rin yan. Since tinetest niya na to, nag-break na siya below, potentially, baka mag-test na yan ng lower support area. So, ang saan ang gawin na lang dito is yung 8 pesos na lang. Ang gawin na siya ng test area. Kasi kung hindi, medyo malalim-lalim paggagawin nito. So, medyo malayo pa naman. Pag hindi nag-ano yan, pag hindi nag-support yan, baka ito na i-test. Ito na kasi yung susunod eh. So, dapat mag-hold na to. Itong area na to. Okay, so, gawin natin. Ito na ito ng malaking game. Yan. Ito nagiging niya na support level. Okay, potentially. So, medyo malalim. Although, nasa gain position pa naman din ako. Pero para sa akin kasi maganda na yung 5%. Maganda na yung run na ginawa ito. Part ng KTC top is position play. Bali, nagpo-position na. Nakaposition na ako dito matagal na. Okay, last year pa. Then, nag-add na lang ako. So, from SRO to follow-on offering, nag-add tayo dyan. Then, ngayon lang ako nagtitake ng profit to allocate ng other stuff. Which is Monde ngayon na itong potential play. Okay? So, yung titignan ako na level of support para sa akin pag hindi nag-hold tong area na ito. Yan. So, dalawa yan. Tinignan ko level of support area. Okay? So, yun lang kay ACEN. Kung ako, personally, kung wala pa akong hawak nito, hindi mo na ako bibili until magkaroon ng consolidations. Okay? Kasi ganito yung tinignan ko. Kung mag-consolidate yan dito, mag-shoot up agad yan. Kaso hindi, pababa kasi yung galaw niya. Although ito kasi, one day lang nag-resist, bumagsak ng contest, nag-recover, pero ito 3 days, ito 4 day, boom, bagsak. Then bagsak ulit. So, then may volume. Okay, may volume sell-off. Kaya medyo delix. Dito telecom. Ito naman biglang nabuhay.
And ito naman si Dito, bigla namang nabuhay. So, ayan, grabe yung, ano, yung baba ng volatility. Kasi mo below na to ng ano, below volatility na to eh. Kung tignan ko ATR nito, below na, masyadong mababa. Ibig sabihin, parang wala na talaga itong ano. Hindi na masyadong tinitrade. Although may volume eh. Pero talagang ano eh, manipis ng volatility. Ang interesting dito na nakikita ko is holding siya ng 200 DMA. Okay. Plus na yung bumababa nga yung volatility. So yung pinaka-cut point mo is ano, konti lang. O titignan nyo. 0.036. So let's say nag-EOD break ka dito. Ito lang yung 180R mo is around 4% lang, di ba? At pakalit niya. Tapos ang ipipeg mo, ang TPR mo is around dito, 13. So, receiver R3 na yon. Then, ang max mo is itong 1133. So, medyo malaki-laki, di ba? Yun ang gusto ko dito kay dito telephone. So, actually, nag-position ako dito. Kasi ang bias ko nga is still, pag-above siya ng 200 DMA, good pa rin yan yung stock para sa akin. Kaya napakanipis ng volume. Okay? Worth the risk well, para sa akin, yes. Worth the risk ko. Pero syempre, depende sa traders kung paano nila tinitingnan. So, yung play. Okay, yan. Tuntil yan. 8%. Kung ito lang ang tatargetin mo, itong area na to, around 10%, pwede na magkat ng 5. Di ba? Pwede na magkat ng 5. O mas mababa, depende. Kung ang titingin mo support levels itong area na to, itong binilhan mo, which is para sa akin, valid din ang itong area na to. Kasi ito na yung pinaka-ano niya, pinaka-support. Actually, yan, hindi pa nga siya makaangat yan. Yan o, bumabangga, di ba? Palakihan natin. Yan o, bumabangga pa rin siya dyan sa area na yan. So, syempre, kung gusto mo lang mag-double sa kanya, gusto mo talagang bumili, yan pala. O yan, angat siya. So, kung gusto mong mag-cut, okay, below lang yan, which is para sa akin, okay din naman, 4.28, let's say, dito. Yan, 0.3236. Pero abog kasi ng 200 DMA, so potentially, pwede niya pang i-test yan. So, syempre, yung reasonable cut para sa akin is yung below 200 DMA. Pwede niya i-test ulit ito, di ba, bago siya umangat. So, yung tinitingnan ko dyan. So, worth the risk, para sa akin yung good cut is dito, below 200 DMA, then syempre, pinipig ko is 11 pesos. So, tingnan natin kung magmamaterialize yung move na yun ni dito telecom. Okay? Ever ulit tayo. Para wala, hindi natin makaligtaan. Ever yan, maraming, hindi ko na ito tingnan eh. Yun nga, oh. So, ito yung tinitingnan ko nga na ano, ito yung play. Kung napanood yung recently na ano ko na review ko. So, siguro kung nag-double kayo rito, malamang napakat na kayo rito. Dapat napakat na kayo sakali. Okay? Ang tinitingnan ko kasi dito is magtuloy-tuloy yan. Heavy sell-off hanggang 382. Tapos dito ko natitingnan ng mga bounces area na ito. So, hindi pa naman siya dumarating doon. Okay, so yan, straightforward lang. Dito pa rin titingnan sa area na to. In case na ititrade ko to. Since yun nga, nasa Middle East, medyo mahirap ang pag-trade para sa akin. Kaya mas exposed ako ngayon sa crypto, forex, okay, sa global market, US market particular. Kasi ayun yung nakukuha ng oras ko. Pero syempre yung mga gantong book, titingnan na pa rin natin kasi may potentials. Eh. Okay? So yun lang sa ever, since ganyan galaw, pa rin. Yan pa rin tingnan ko na buy potential. Okay, MRC. Ito. Ito, part of ng KTC top picks. So, yan. Yan yung mismo play ginawa namin. Na ginawa ng KTC. Okay, 48 yung first TP, 54 yung second TP. So, ganito yung basically makikita nyo sa ano. KTC top picks, yung entry range, cut loss point. So, we make sure na reasonable yung cut loss. And, yan, yung TP potentials. So, ano bang ano ko dito ngayon? Take ko ngayon. Still good pa rin. Parang same play ka lang to kay, ano, kay dito, about 200 DMA. So, syempre, doji. At sino mo makapagsasabi na mag-spike yan ng ganito, di ba? Good din ang volume nito, nung tinignan ko kanina. So, 38 million yan, 38 million. Above average volume. So, tingin ko naman, nandiyan na lahat ng reason para mag-participate. Okay, so, ito, binili ko rin to nung siyempre yun nga. So, ito si top picks on yung nilalabas namin na stock signal. Yun din yung binibili ko.
So, binili ko to. Pero naibenta ko din kasi inallocate ko sa iba. Okay, pero kung sa potential na pag-uusapan, malaki pa yung potential ni MRC. Okay? So, ito lang. Ito lang, ito lang siguro yung pwede na mag-resist. Okay, pero magandang tip kasi dyan, dito na sisimulan talaga sa 47. Ito na yan. Okay, yung mga galaw nito, kung iisipin kung ganito yung magiging fractals niya, so tuloy-tuloy yan. Okay? Along the way, may mga, syempre, kung mas maganda kung two spikes, good yan. Pero syempre, along the way, may mga, ano rin, may mga mag-re-resist niyan. Pero since, yun nga, above 200 DMA, I expect it will hit 47 to 48, at least. Okay? Kaya, MRC. So, may mga active stocks. Ito si PHES. Si PHES, grabe ito. PHES, RLT, ito yung mga ano eh. Yung mga talagang hindi mo alam kung paano nag-alawan eh. Pero kung basic, kasi itong mahirap dito, hindi mo naman ito makukuha agad sa maninipis na volume. I mean, above 200 DMA, ito personal play ko to. Yung ganito. Pero syempre, hindi ko naman ito itingnan. Since pag nandito nga ako, more on second line or to blue chips lang yung tinitingnan ko. Yung mga ganitong basura play, hindi masyado. Pero kung nakabasyon ako sa Pinas, okay, yung malabang nakapasok tayo rito. Kasi pasok to sa filtering natin. Yung nga lang, wala siyang volume. So, 50-50 rin. Yun yun na, dito na nagkaroon ng resistance level. Okay? So, evident yung resistance. So, paano mo ito titingnan? Kung gusto mo itong i-trade, ako kung gusto ko itong i-trade, so feel ko lang ito literate. Si, ano, si PHES. Okay, so 1.32, tinest niya na. So, hindi ko alam kung magiging valid ba ito. Pero kung parang alanganin yung feed para sa akin, then ito yung area na titignan ko sa kanya. So, kung hindi yung mag-hold, then ito na yung titignan ako na. Next. Support level. Oops. Sorry. Next support level. Ito yung area natin. Okay, pero kung ano naman, wala kang hawak nito, maraya pa namang issue dyan, so yun na lang yung ano, stocks, yun na lang yung trade mo. Pero sige, tignan natin yung gantong level kung ano mangyayari, okay? RLT, hindi ako familiar sa fundamentals, kung anong news ang nilabas, ba't biglang nag-spike na 2 times, hindi o, pero yun nga, kill zone din tong area natin, grabe. Diba, sila makapagsasabi na ganito yung galaw, 100% or 2. Buy breakout, TOD. Okay, yung mga malalakas ang loob ng risk. Para 106. Okay. Pero next na tanong, gano'n ba kadali itong i-trade? Kung time na ito, nakabang ka, pwede. Pero pag dito ka bumili, pwede rin naman, intraday. Okay? Pag dito, yan, magkaroon na ng bentahan. Medyo mahirap na. Parang gapping ko yung ginawa nito. Tignan na natin 5 minutes. Gapping ko nga yung ginawa nito. Ayun nga, so yan. 35, then boom, 9:30. Dapat kung nag-buy ka ng open, at the open, ayun na, malam mo ito, mga 1 minute mo ito makukuha, buy at the open. Then, magkano mo ito nakuha mo. Pero yun nga lang, ito, hindi ko natin trade muna. Okay. Intraday 17%, grabe. Grabe, ito makukuha mo talaga ito. Okay, gap and go. Pero 1 minute candle na siguro ito, para sa akin. Yung pinakamaganda dito. Kay RLT. So, kung nga lang, medyo ano na yung kandila niya, medyo choppy na sa 1 minute. Okay? So, yun lang muna guys, sana nakuprovide ako ng value, then mag-try din ako mag-review ng crypto. Okay, today. So, thank you guys, and God bless.